So yun, no? So kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-streetwise, alam nyo ba, si Q Buloy po uupo na po sa wheelchair. Alam nyo ito ah, napaka-normal na po ito sa politika ng Pilipinas na tuwing ang isang tao po ay naakusahan, nakakasuhan or nakukulong, dalawa lang po pinupuntahan yan. Kung hindi tatakas, uupo sa wheelchair. So ano bang ibig kong sabihin? So ngayon, si Q Buloy po nagdadrama na meron daw po siyang sakit. At ang gusto ngayon ng kampo ni Q Buloy ay ilipat daw po siya sa ospital. So magiging hospital arrest. At mga kababayan, napaka-choosy pa, no? Hospital arrest sa Davao City. Gago talaga to, no? Ewan ko lang, no, kung sino ba tong ano eh. Kung sino ba yung pinaka-head ng legal counsel ni Q Buloy. Kasi ang ginagawa nyo na lang kasi, napaka-unrealistic talaga mga kababayan na pagbigyan ng gobyernong ito ang request po ni Q Buloy ng hospital arrest. Kasi nga, ayaw sumuko eh. Diba nung una, ayaw sumuko, pinahirapan pa yung mga polis at gusto pang tumakas. Tapos kayo, magre-request kayo ngayon ng hospital arrest. Dapat kasi, kung magre-request kayo, yung realistic naman. Diba ang ginagawa nyo lang kasi dito, no? Kunwari, nagtatrabaho kayo, pero kunwari, nagtatrabaho na lang ito mga abogado ni Q Buloy para lang masabi na mayroon silang ginagawang trabaho. Pero in reality, mga kababayan, alam naman po nila na hindi naman sila papayagan. O, di ba? So ito, no, pakita ko na lang sa inyo, no. Actually, may article dito from ABS-CBN at ito, no. So pakita ko na lang dyan, no. The GMA News pala. So ito, pakita ko sa inyo, no. So sabi dito, Q Buloy asked Pasig Court for hospital arrest in Davao City. So sa Davao City talaga, no. Okay. Hindi nga, di ba? Parang namang ang bobo-bobo naman ng gobyerno to kapag pinayagan to, no? So tandaan natin mga kababayan, sabi po ni Presidente Bongbong Marcos, wala pong special treatment kay Q Buloy. Di ba? So, ayun na nga yun, di ba sinabi na nga na walang special treatment? Pero bakit nagre-request pa kayo ng isang napaka-unrealistic na bagay? So ito, tuloy natin na, sabi dito, Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Q Buloy on Friday asked a Pasig City Court for a hospital arrest in Davao City according to the PNP National Police. Okay. In the press briefing, PNP spokesperson Police Colonel Jean Pajardo said Q Buloy's camp made a motion before the Pasig City Regional Trial Court Branch 159 for hospital arrest of Q Buloy and one of the co-accused Ingrid Canada. So silang dalawa. Ingrid Canada, di ba babae ito, no? Yun. So bali ngayon pala, bali lima sila, di ba? Anim. Si Q Buloy, si Ingrid Canada, tapos yung mga iba pang mga alipores niya, no? So ngayon, ang gusto pala ni Q Buloy, yung apat, makulong sa PNP or so whatsoever, tapos Ingrid Canada po, is kasama niya sa hospital arrest. Ikaw ah, siguro magsisex kayo doon. Alagyan na yan si Q Buloy na yan, di ba? Siyempre, meron, siyempre, kapag nag-hospital arrest, dapat meron pa rin po siyang kasamang sex body. So sabi dito ah, no. Nag-motion din po ang abogado po ni na Q Buloy na malipat itong si Q Buloy at Ingrid Canada doon po sa Veterans Memorial Hospital po sa Davao because accordingly, meron po silang mga existing na medical condition at nahirapan po sila sa custodial facility, Pajardo said. Mga kababayan, sino maniniwala dito? Di ba? Alam niyo yan? Papakita ko na lang pala dyan. Oh, paano niyo masasabi na si Q Buloy po ay meron po siyang sakit? Nakakapag 119 points pa nga sa basketball Di ba? Ewan ko lang, no? Ewan ko lang, ha? Di ko alam kung anong klaseng sakit meron si Q Buloy. Malamang merong sakit sa puso, di ba? Posibleng ganyan, or high blood. So, paano yan? Nakakapag-basketball ka pa nga, 119 points. O, tapos sasabihin mo ngayon, di ba, may karamdaman ka? Di ba, sinong matinong presidente, or sinong matinong tao ang maniniwala sa sasabihin ni Q Buloy na siya po ay may sakit, kailangan niya ng hospital arrest, samantala nakakapag-basketball pa, 119 points. Di ba? Di ba? Ayan ang problema sa iyo eh. Bida-bida ka tapos ngayon nakulong ka, bigla ka may sakit, di ba? So ito, panoorin niyo to. Ito yung video ni Q Buloy, tingnan niyo. Quarters. Everything that I am confronting, I'm challenged by it and I'm motivated, I'm fired up
I'm very, very focused. Especially if you are doing the Father's will. Woo! Yes. Those who have a challenge, let's get my brain. Let's know. Let's see. Tingnan niyo mga kababayan, no? 119 points nga. Tapos ilan ba ito? Teka lang. 22 3 points, 24 2 points, at saka 5 free throws, 1 assist. Tapos nung naka 119 points siya, no? Ang sabi niya pa, gusto ko ng challenge. 'Di ba? Tingnan natin, i-challenge ninyo ako sa basketball, 'di ba? Sabi niya kanina. Tapos kaya biglang may sakit. Saan ka nakakita ng 119 points, tapos naghahanap pa ng challenge sa basketball, tapos sasabihin niya may sakit? Ay, hindi nga mga kababayan, no? So ngayon mga streetwise, no? Ito pa yung sinabi ni Jean Pajardo para mas malinaw, sige. Nag-motion din po ang mga abogado po ni na Kibuloy na malipat po itong si Kibuloy at si Ingrid Canada doon po sa Veterans Memorial Center po sa Davao, because accordingly ay meron po silang mga existing medical condition at nahihirapan po sila sa custodial facility. At ang decision po ng judge po dyan ay nirequire po ang PNP na sila po ay titignan po ng mga government doctors po to check po yung kanilang mga medical conditions po. So nagrule na po ang judge po doon. So yung apat po, particularly si Enteng Canada, si Sylvia Semanes, si Jacqueline Roy at saka si Ingrid Canada, apat po yan ay they will be transferred po sa Pasig City po. Naglabas na po ng commitment order po. However, si Pastor Kibuloy po, pending resolution po doon sa kanilang motion to be checked by the medical doctors po na manggagaling na ipoprovide po ng government po, ay may iwan muna po siya pansamantala sa custodial center po. So yun mga kababayan, okay. So pinayagan pala ng judge. So sabi ni Jean Pajardo, no, ni spokesperson. So pinayagan pala ng judge na matingnan si Kibuloy ng doktor. At yung doktor po ay, ang pipili po nito is yung, I think, yung korte ata or yung polis. Yun. So, sana, okay, no? Kaya pala sinasabi pala ni JDB na DDS ito, DDS itong judge na hawak kay, hawak sa kaso ni Kibuloy. Alam ko na parang narinig ko kay JDB yan na DDS daw po, DDS Duterte supporter daw, yung judge na may hawak po ng kaso ni Kibuloy. So, ngayon mga kababayan, no, ang malinaw dito, no, pinayagan ng judge na ma-check up si Kibuloy para po sa hospital arrest. Okay. So, ito po ay pabor po kay Kibuloy. Pero, syempre mga kababayan, ang kailangan natin abangan dito, kung ano yung magiging resulta ng check up kay Kibuloy, diba? Kasi dyan po natin malalaman kung ano yung magiging sunod na hakbang kung siya ba ay papayagan na ma-hospital arrest. Depende po yan sa doktor na mag-check up kay Kibuloy. Pero nakakagulat mga kababayan, no? Nung sumuko po si Kibuloy po kasi nag-check up na po siya. Diba? Nung nahuli po si Kibuloy, whatsoever, kung sumurrender man yan o nahuli, pero ang point dito mga kababayan, nahuli po talaga siya dito, na-check up po siya. At base po sa initial na check up, okay naman po si Kibuloy. Well, medyo bullshit lang po talaga mga kababayan, no, kapag ito po ay pinayagan. Medyo, kasi ang daming lugar sa Pilipinas na pwede niya naman puntahan, pwede naman siya sa Ilocos, di ba? Pero bakit sa Davao niya pag gusto? Di ba, bakit sa Davao niya pag gusto na ma-hospital arrest? Meron namang mas magandang ospital sa Maynila, St. Luke's, di ba? Pwede naman siya dun, eh. Pero bakit sa Davao City pa talaga? At tanda natin mga kababayan, napakadalikado po nito pag ito po ay pinayagan po ng gobyernong ito. Kasi unang-una, alam naman po natin na meron pong Davao Mafia. Di ba? So, kapag si Kibuloy po ay pinayagan po na hospital arrest po sa Davao City, malaki po yung chance na tumakas yan. Kasi ang daming point mga kababayan, no, ito lang ha, bago tayo magtapos, no? Kasi tandaan nyo, di ba? Nung si Kibuloy po ay uhulihin po ng PNP, gustong makita po ng PNP yung pinaka
original plan po ng KOJC. Kung ano ba yung pinakamapa ng KOJC. At yan po ay makikita sa Davao City Engineering Office. Pero hindi po ito binigay ng Davao City Engineering Office. Actually, dapat pangkasuhan ng obstruction of justice yun eh. Diba? And then mga streetwise, no? Tinago po talaga si Kibori sa Davao. So malaki po yung chance na tumakas po yan. So ngayon, kung papayagan po si Kibuloy na ma-hospital arrest sa Davao City, eh baka tumakas yan at malaki po yung chance na mangyari po yun. O, oh, diba? Ewan ko lang, no? So, yun mga ka-streetwise, no? So, kayo po, no? Anong mga sabi nyo nga po dito sa plano po ni Kibuloy na magpa-hospital arrest na lang? Diba? Parang si Gloria, diba? Si Gloria, si Jokjok Bulante, diba? Ganyan yung style po talaga nila kapag sila po ay nasusukol na at makukulong na. Hospital arrest. At ang nakakatakot dito mga kababayan, kung makakaroon po tayo ng isang presidente na katulad po natatangat-tangang si Sara Duterte sa 2028, lahat po ng ginawa po natin kay Kibuloy, lahat po ng paghihirap po ng mga polis, lahat po ng sakripisyo po ng mga pulisya natin para huliin si Kibuloy, pati po yung justice system po natin, mababawi po ulit yan. Malaki po yung chance na napalayain po si Kibuloy pag si Sara Duterte po ang maging presidente. Kayo ba, papayag ba kayo nun? Na pag nanalo si Sara Duterte, kasi alam ko ang tatakbong presidente yan eh, na si Sara Duterte pag tumakbong presidente, patatakasin yung isang pastor na ginagamit yung pangalan ng Diyos, yung ginagamit yung Biblia para makapag, di ba, para makapag, it's hard to say, pero para makipag-sex sa mga bata. Nakakatakot yan mga kababayan. So magising-gising kayo mga didos, kayo mga buwakan ng ina kayo, no? Magising-gising kayo. Dahil sinusuportahan nyo po talaga, eh, kampun po ng mga demonyo yan. Di ba? So yun mga streetwise, no? So kayo po, masabi nyo nga po sa content natin ngayon. So yun po sa Team Replay. So paki-comment na lang po. At syempre, kung di pa po kayo nakapag-subscribe, a-like, and kung di naman kalabisan, pa-share na lang di po ng video po na to. So sa live stream natin, baka bukas na lang po siguro, ako magla-live stream, no? Medyo may naasikaso pa tayo. So, salamat mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Thank you.